Ay, mga ka-scout, dito naman tayo sa Bible Vlog. And welcome to JK Scout Channel. Inabisala sa sula. I've been quiet for too long. So sa mga kapapanood pa lang, this vlog is a personal vlog. Pero pag gusto niyo namang manood kung ano yung journey ko bilang isang seafarer, so please subscribe and click the bell button. Saka gusto lang. So by the way, thank you sa 11 subscribers. So meron na akong 11 subscribers. So most of that is my family and friends. So thank you sa pag-subscribe and sa pagtiyaga ng panonood. So this vlog is yung trabaho ko dito sa barko bilang isang seaman. So ngayon nandito ako sa cargo hold. So ngayon nagda-drive ako ng forklift. Ito yung cargo hold namin. So yung barko ko is general cargo. So yan. So ito yung mga karga namin. So yung product na yan is yan yung ginagamit pag gawa ng semento, pintura, mga PVC plastics. So yan yung ginagamit. Yan. So nandito kami ngayon sa St. Petersburg, Russia. Will you please repeat it? Sobrang lamig yung damit ko, doble-doble. So okay, tama yan. Tatlo yan. May nasa loob pa. Isa. Yan, ito pa. Yan, ito pa. So pati sa baba meron din. So sobrang lamig ngayon. Ito ngayon, pula-pula na yung pisngi ko. So ngayon nasa mga negative 2 yung temperature dito sa Russia. Sobrang lamig. So ngayon, yung operation namin is 24 hours. Palitan lang ng tulog. Lima kami dito. And swap lang 6 hours. So mamaya mag-i-end yung duty ko is 9. So 3 to 9 ako. Ayan na, lalabas na. Scout, magbe-welding ako kasi may natakit sa bilges namin. Basic welding lang, dapat meron din tayong kaalaman. Ito kaya ito yung be-welding ko. So magbe-welding, mga ka-scout, dapat presence of mind. Kasi may cargo tayo sa plywood para maintain my spark. Hindi matamaan yung cargo natin.
Drive na naman ako ng forklift. Kaya tanungin natin yung mga kasama ko dito kung ilang taon na sila nagda-drive ng forklift. Hello guys, sa lahat ng mga driver ng forklift dyan. Okay. Lalo na sa mga bagong driver. Siyempre, pag bago ka, mag-aral ka mabuti. Para matuto ka. Sir, tanong ko lang sir kung ilan ka ng ilang taon ka na nagda-drive ng forklift. I'm driving since 2009 general cargo, the same ship, the same kind of ship like this. Okay. So 2009 so, until now. Legendary ka na pala. Tagal na no? Yes, sir. So ano yung mga na-advise mo sa mga magsisimula pa lang o nagsisimula na mag-seaman? Advice ko sa mga nag-uumpisa pa lang. Siyempre pag sakay ka na, laging alagaan yung health kasi number one yung health natin. Tama. Mga kabayan. Kasi pag kahit anong galing mo, anong sipag mo at na-disgrasya ka na sa medical, tapos na yung karir mo. Lala. Kaya number one, health. Pangalawa, safety. Safety talaga. Huwag yung sisip-sip ka kagad kahit na delikado. Huwag yun. Noong araw pa yan, ngayon safety na. Kaya nga may ISM eh. May tama. SMS. Lahat ng ano, safety mo na. Okay? So, God bless mga kabayan. Okay, thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Sir, ilan taong na nagbabargo, sir? Ayan si sir, mga 30 years na yung nagda-drive ng forklift. So, legendary din yan. Huwag mo tanongin yung edad. So, huwag na natin tanongin yung edad kasi bata pa yan. Mga... So, isa din yan sa mga nagbibigay advice sa akin. 2 years din umpisa ng drive, ha? Kailangan lang edad, oh. Ilang taon na yung experience mo nagda-drive ng forklift? Mga 20 years na siguro. 20 years. Saan ka nagsimula? Paano ka natutunan? Land base. Land base. So, simula, syempre, pasakay-sakay lang sa tabi ng driver. Kinakaibigan mo hanggang sa nakakahawak ka na. Yun yung simula nun. Dito sa barko, ilang taon ka na? 8 years na sa barko. Ah, tagal na pala, no? So, ano yung magiging advice mo din sa mga nagsisimula din na mga sila? Ang advice ko sa mga nagsisimulang nagda-drive na, okay. So, marunong na konting mag-drive. Ang advice ko is mag-attend ng mga seminars. Meron naman mga online na dyan sa mga YouTube tutorial, manood, mag-attend para matutunan mo yung mga dapat mong matutunan. Yung mga safety para sa sarili mo, lalo-lalo na yung baka may sa mga ibang tao na hindi ka makadisgrasya. Yun yung mga dapat isa sa mga matutunan mong importante. Ano pa? Yun lang. Yun lang? Thank you, sir. Yun lang naman ang advice ko. Salamat. Bye-bye. Dito kami ngayon sa Russia, nagluluri kami. Sir, ilang taon ka na sa pagbabarko at sa pagdadrive ng forklift? Ako, nagbabarko ako mga 9 years na. Kaya yun sa forklift, natuto ako. Doon sa unang kong barko, doon ako tinuruan ako ng mga kasama ko.
Tinuruan ako ng pagdrive ng forklift at saka yung palitan na walang laman. Kung saan ko, saan nila ipalagay, ipapail doon. Bago ako sumabak doon sa mga pagpapail na talaga natutong cargo. Wala ng mga masila ng mga kargabinto. Yan, dapat ingatan natin yan. Kasi pag madamit yan, siyempre, bawas na naman yan sa, ano, sa may-ari ng barko. Pero sa sinto. Eh hanggang ngayon dito, ang buong sinakyan ko, lahat ay may forklift driver. Hanggang ngayon, forklift driver pa rin. Sa kamote tayo nabuhay! Sa kamote tayo lumaki! Sa kamote rin tayo mamamatay! Ayos, ayos. Kaya, yun lang mga ka-scout, siguro masasabi ko. At saka ang advice ko sa inyo, minsan natin, mainit ang tulog natin sa walang tulog, sa pag-drive ng forklift. Dapat marunong tayo ano, na ipababa yung pride natin. Tama. Hindi natin na ipakita na galit tayo dahil tulad tayo sa tulog. Dahil trabaho natin yan. Tama. At saka, kaya dito rin tayo, kasi kailangan din natin sa pamilya yan. Kailangan, tsaga-tsaga lang tayo hanggang matapos kontrata natin. Kontrata naman ang inano natin dito, ah. Hindi naman ang pagpatagalan, ah. Good lang. Salamat mga ka-scout. Thank you, sir. Thank you. So, yun mga ka-scout. So, bigyan natin sila ng sigabong palakpak. Yun yung mga kasama ko dito na ibis. So, sa mga sinasabi nila, yung iba dito almost 30 years na, no, in service being a seaman. So, di lang sila basta AB, they are also AB forklift drivers. So, in normal na mga evil seaman, sila medyo may special skills pa sila. So, yun. Salamat din ako sa mga tao na to kasi willing sila na magturo, no? Sa katulad ko ng mga baguhan sa pagsisiman. So dito pagdating ko dito, zero talaga ako sa pagda-drive kasi never akong nabigyan opportunity na mag-aral ng drive. Pero dito, so kasi may forklift, so sila yung mismong nagpo-push sa iyo na mag-aral tapos matutong mag-drive ng forklift. So for me, privilege din sa akin na libre lang matutunan yung pagda-drive ng forklift. So kasi sa atin almost 20,000 yan training for driving a forklift. So sa akin dito libre lang. So salamat din sa Diyos sa opportunity na binigay niya sa akin for this. So sa mga pamilya ng mga kasama kong seaman, so yun, nakita niyo yung sakripisyo ng mga asawa niyo. So ganun yung talagang galaw dito sa barko. Sana ay mahalin niyo pa sila ng todo-todo. Okay? Patuloy! No? So sa mga bagong nagsisimula ng mga seaman, yun yung mga advice ng mga matatanda. So kadalasan pag nagtuturo, minsan napapasigawan ka, pero okay lang yan, ganyan, normal lang yan. So make it positive, don't take it negative. Huwag masyadong magtanim ng galit. Kung napapagalitan, normal lang yan sa atin mga baguhan. So, yun yung mga advice ko sa mga kabaro ko na nagsisimula pa. So, kung bago ka sa channel ko, kung may mga question ka ba about forklift, pwede kang mag-comment. So, comment below if ever na pwede ko ding masagot or itanong ko din sa kanila kung anong pwede o dapat mong gawin within this question na ina-ask mo. So, please subscribe and click the bell button kung para ma-update kayo sa mga next videos ko. So as I've said, it's a personal video. Kung nais nyo lang manood ng mga vlogs ko. So, I make it a treasure. So, memories of being here as being a seafarer. So, thank you pala again sa mga nag-subscribe sa akin. Thank you. So, ito na yung, dito na ako magtatapos. So, dito kami sa St. Petersburg, Russia. Bronca Port. So, see you for the next vlog mga ka-scout. Bye-bye. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading.